Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ngayon ay tampo ko na naman ang isa na namang napakagandang kwento. Kapupulutan ng aral, motivasyon at inspirasyon. Ang kwentong ito ay balot ng mga pantasya. At hindi po ito nangangahulugan na sumasalamin ito sa totoong pangyayari. At panigurado kong magugustuhan nyo ang ating kwentuhan sa araw na ito. Kaya kung handa ka na ay simulan na natin. Omar, Diyos ko, nasaan ka na naman? Umuwi ka na nga rito at magugas ka ng pinggan. Kung saan-saan ka na naman gumagala? Pagtawag ng 20 taong gulang na stepsister ni Omar, na si Hazel. Hinahanap ni Hazel si Omar sa bukirin kung saan doon ay maraming mga bata ang nagpapalipad ng saranggola. Omar! Omar! Pagtawag ni Hazel na naaaborito na. Nakita ni Hazel ang kaibigan ni Omar na si Lali. Lali, nakita mo ba si Omar? Pagtanong niya dito. Nakita ko po siya kanina. Naglalaro po siya ng saranggola dito. Pero hindi ko na po alam kung nasaan na siya. Nandito lang po siya kanina eh. Sabi naman ni Lali. Ay nako, nasaan na naman kaya ang batang yun? Bahala nga siya. Mabuti na rin kung mawala ang batang yun. Puro perwisyo na lang at dulot sa buhay namin. Sabi naman ni Hazel at umuwi na nga lang ito sa kanilang bahay. Samantala, nagtatago lamang si Omar sa likod ng isang puno dahil ayaw niyang umuwi. Alam kasi niyang paghuhugasin na naman siya ng pinggan. Naiinis siya dahil palagi siya na lamang ang pinaghuhugas ng kanyang mga step-siblings. Kahit nabihira lamang nila siyang pakainin. Ang ama ni Omar ay si Fernando. At nag-iisa siya nitong anak. Namatay na ang kanyang totoong ina noong siya ay 8 taong gulang kaya nag-asawa ng panibago si Fernando. Ang napangasawa nito ay si Francia na may 3 anak na. At ang panganay ay si Hazel. Hindi totoong kapatid ni Omar si Hazel. Kaya iba ang turing ng mga ito sa kanya. Kung itrato siya ng mga ito ay parabang sampid lamang siya sa buhay. Eh kung tutuusin ay pag-aari ng kanyang ina ang bahay nila ngayon. Nang mamatay ang ama ay naiwan si Omar sa kanyang mga madrasta. Palagi siyang pinapagawa ng mga gawain bahay katulad na lamang ng paghuhugas ng mga plato. Pag-iigip ng tubig at paghahanap ng mga kahoy na kanilang gagamitin sa pagluluto. Naubusan kasi sila ng gas kung kaya sa pagsisibak ng kahoy na lamang sila umaasa para makapagluto at makapagpainit ng tubig. Ang ikinamatay ng kanyang ina ay nalunod daw ito sa dagat. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap ang bangkay nito. Sumuko na si Omar at naniniwala ngang patay na ang kanyang ina. Miss na niya ito ngunit isang araw ay natutunan na niyang tanggapin ang kahinanatnan ng kanyang ina. Sa ngayon, si Omar ay 13 taong gulang na. Natigil na siya sa pag-aaral dahil magmula ng mamatay ang kanyang ama ay hindi na siya sinuportahan ng kanyang madrasta. Nang makalayo si Hazel ay lumabas mula sa pagkakatago si Omar. Dito siya nakita ni Lali. Hoy, Omar! Kanina ka pa hinahanap ng ate mo. Sabi nito. Ayokong umuwi, Lali. Kasi paghuhugasin na naman nila ako ng mga pinggan. Eh hindi naman nila ako tinitirahan ng pagkain. Dapat sila magugas sa mga pinagkainan nila. Makabuluhang sabi ni Omar. Salbaharin kasi yung ate mo, no? Alam mo ba ang sabi sa akin ni nanay? Sa tatay niya raw yung bahay niyo. Tapos ipinentran nila sa tatay ng nanay mo. Tapos ngayon, kanila na ulit yung bahay. Dahil nga wala na ang mama mo. Sabi ni Lali. Ito ang kanya mga narinig sa mga nagchichismisang mga kumare ng ina. Oo, alam ko nga yun. Palagi yung sinasabi ni Ate Hazel sa akin. Pero ang sabi niya, ninakaw daw ng lolo ko sa lolo niya
ang lupa at hindi naman daw ito binili ni Lolo. Pero hindi ako naniniwala dahil alam kong hindi yun magagawa ni Lolo. Nagsisinungaling lang sila para i-brainwash ako. Sabi naman ni Omar. Oo, alam mo ba Omar? Sabi ni Mama noong kakwentuhan niya si Natita, baka raw ang stepmother ang pumatay sa mama mo para daw makuha nila ulit ang bahay na yon. Doon daw kasi sa bahay na yon lumaki si Natita Francia, kaya gustong gusto niyang makuha yon. Pero yun lamang ang narinig ko. Wala naman akong patunay. Lali, okay na. Ayoko nang marinig ang tungkol kay Mama. Masakit na para sa akin na malunod siya sa dagat. Ayoko nang makarinig ng mga hinahinala lang dahil mas lalong masakit yon. Sabi naman ni Omar at hinanda na niya ang kanyang saranggola upang paliparin. Makalipas lang ang ilang sandali ay lumipad na nga ang saranggola. Masayang masaya siya sa tuwing naglalaro siya ng saranggola. Ito kasi ang palagi nilang pampalipas oras ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ang kanyang ina rin ang nagturo sa kanya kung paano gumawa ng saranggola at kung paano ito paliparin. Katunayan niya ay ang kanyang ina mismo ang gumawa ng saranggolang pinapalipad niya ngayon. Iniingatan niya ito ng mabuti dahil napaka-importante nito sa kanya. Noon ay tuwing alas 4 ng hapon ay pagpapalipad ng saranggola ang palagi nilang ginagawa. Palagi rin siya nitong binibigyan ng merienda sa tuwing naglalaro. Suportadong suportado siya ng kanyang ina sa paglalarong hindi kagaya ng ibang mga bata. Sa tuwing inaalala ni Omar ang mga ganitong tagpo sa kanyang buhay ay talaga namang nagiging emosyonal siya. At kung minsan pa nga ay naiiyak siya. Maya-maya ay biglang dumilim ang kalangitan at lumakas ang hangin. Hala, Omar, mukhang uulan na. Kailangan na yata nating tumigil at baka tangayin pa ng hangin ang mga saranggola natin. Sabi naman ni Lali. Sige Lali. Pagsang-ayon naman ni Omar. At dali-dali na nga niyang ibinaba ang saranggola. Ngunit maya-maya ay biglang lumakas ang sampal ng hangin at biglang naputol ang tali ng saranggola ni Omar. Gawa iyon sa nylon kung kaya't hindi ito madaling maputol. Kaya lang ay sadyang napakalakas ng bugso ng hangin at sa himpapawid. Hala, ang saranggola ko! Sigaw ni Omar. At maya-maya pa ay bumuhos na ang malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Nako, uuwi na ako Omar, baka pagalitan pa ako ni nanay. Sabi ni Lali at nagmamadali itong tumakbo pa uwi. Maging ang iba pang mga bata ay nagsitakbuhan na rin sa kanikanilang mga tahanan. Hanggang si Omar na lamang ang natira sa lugar. Dahil importante kay Omar ang saranggolang iyon ay hinabol niya ang paglipad ng saranggola. Sa kanyang paghahabol ay napasok niya ang gubat. Hindi na niya namalayan ito. Kahit maraming puno sa loob ng gubat ay natatanaw pa naman niya ang saranggola. Napatuloy pa rin tinatangay ng malakas na hangin. Takbo siya ng takbo. At nadapa pa siya dahil sa nakalitaw na ugat ng isang malaking puno. Ngunit bumangon siyang muli. Sa kanyang pagbangon ay hindi na niya nahagilap ang saranggola. Sinubukan niya itong tanawin ngunit hindi na talaga niya ito makita. Gayunpaman ay sinubukan pa rin niyang hanapin ang saranggola sa loob ng kagubatan. Nagbabaka sakali siya na naroon lang iyon. Halos 10 minuto ang tinagal ng ulan at ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa saranggola. Sa kanyang paglalakad-lakad ay napansin niya na tila ba ang kanyang napasok na gubat ay kakaiba. Nalibot na niya ang gubat noon ngunit kakaiba ang itsura ng gubat ngayon. Ibang-iba ito sa gubat na malapit sa kanilang bahay. Kung dati ay puro mga berde ang dahon ng mga puno, ngayon ay may mga nakikita siyang dahon na kulay lila. At ang ilan naman ay kulay kahel. Ang ilan ay asul. Napakaganda kung titingnan ng sari-saring variation ng mga kulay. Para siyang nasa ibang bansa. Napakarami ring bulaklak sa paligid na hindi pa niya nakikita sa gubat noon. Ang gubat ay parang paraiso. At naniniwala siyang hindi ito ang gubat na kinalakihan niya.
Naalala niya ang mga kwentong bayan na palagi niyang naririnig sa mga kapitbahay at sa mismong kanyang lolo noon. Ang sabi sa kwentong bayan, may mga engkanto raw sa gubat na nangunguha ng mga tao at dinadala mga ito sa ibang dimensyon. Noong una ay hindi naniniwala si Omar. Subalit ngayon, naniniwala na siya dahil nasaksihan na ito ng mismo niyang mga mata. Dito na siya binalot ng takot at napaiyak. Maya-maya ay may natarong siyang isang lalaking nakasuot ng puting kasuotan at puti rin ang mahaba nitong buhok at may balbas. Sa pakiwari niya ay nasa edad 70 na ito. Oh, apo, bakit ka umiiyak? Tanong na matanda. Nainto sa pag-iyak si Omar. Kita ng mga mata niya ang isang tao at hindi siya makapaniwala na may kasama siyang tao sa lugar. Lolo, tao rin po ba kayo? Tanong ni Omar. Ano ka ba, apo? Oo naman, talagang tao ako. Mukhang ba akong maligno sa'yo? Sabi ng matanda at sinundan pa ng pagtawa. Nagpunas naman ang luha si Omar. Kahit na papaano ay nawala ang kanyang nararamdamang takot. Naligaw din po ba kayo dito sa gubat? Naengkanto rin po ba kayo? Tanong niya. Anong engkanto? Sinasabi mo, apo? Huwag kang magpapaniwala sa mga yun. Hindi yun totoo. Kung ganon, bakit po ganito ang itsura ng gubat? Hindi naman po ganito ang itsura ng gubat dahil nalibot ko na po ito noon. Sabi ni Omar. Abay, malay ko. Bakit naligaw ka pa rito? At hindi mo ba alam kung saan ka pupunta? Opo, lolo. Hindi ko po alam. Matigas kasi siguro ang ulo mo, no? Ayan, kaya talagang mga kabataan palagi nagpapasaway. Hindi po, lolo. Ang totoo po niyan ay naglalaro lang po ako noon ng saranggola nang biglang lumakas po ang ulan. Pagkatapos po, tinangay po ng malakas na hangin ang saranggola ko. Hinabol ko po yun at sa gubat po niya ako dinala. Hinabol ko po siya ng hinabol, tapos nung pagdapa ko po, hindi ko na nakita yung saranggola. Bakit mo pa kasi hinabol? Sana hinayaan mo na at gumawa na lang ng bago. Tutuloyan ang nangyari sa'yo. Importante po kasi sa akin ang saranggolang yun, lolo. Ang nanay ko po mismo ang gumawa noon para sa akin. Patay na po si mama at yun lang po ang naiwan niyang alaala sa akin. Ganun ba, apo? Sana nga'y mahanap po ng saranggolang yun. Pero baka magkasakit ka. Mabuti pa ay sumama ka sa akin at magpalit ka ng damit. Baka naman gutom ka na rin. Kumain na rin tayo doon. Bukas mo na hanapin ang saranggola mo at magagabi na. Sabi naman ng matanda. Salamat po, lolo. Ano nga po pala ang pangalan niyo, lolo? Tanong ni Omar. Ako si Rodolfo. Ikaw naman, apo. Ako po si Omar, lolo. Sige, Omar. Sundan mo na ako patungo sa bahay ko. At naglakad niya si Rodolfo pauwi at sumunod naman si Omar. Sa kanilang paglalakad ay narating nila ang isang munting kubo na nakatayo sa gitna ng mga matataas na kakaibang puno ng niyog. May mga pink na bulaklak na parabang nakatanim sa paligid ng bahay. Kahit munting lamang na kubo na ito ay napakaganda nitong tingnan. Ang ganda po ng bahay niyo, lolo. Kailan po ba nakatira dito? Tanong ni Omar. Oo po, ako lang ang nakatira dito. Patay na kasi ang asawa ko. At ang mga anak namin ay nakapangasawa na kaya may sarili ng pamilya. Ganun po ba, lolo? May mga kapitbahay po ba kayo rito? Kasi napansin ko pong parang wala pong ibang mga bahay rito. Wala eh. Ako lang ang nakatira sa gubat na ito. Pero ayos na sa akin yun para tahimik. Kasi naman may mga kapitbahay pa nga. Pero hindi naman ang kagandahan ng mga ugali. Mas gusto ko nang mapag-isa. Sabi ng matanda. Pumasok sila ng loob ng bahay at kumuha naman si Rodolfo ng damit na pambata.
Damit ito ng anak niya noong binatilyo pa lamang ito. Pinahubot-hubad niya si Omar sa banyo ng kanyang bahay at doon ay pinagpalit ng damit. Nang makapagpalit ng damit ay pinagtimpla niya ito ng isang mainit na gatas at pinagandaan ng mansanas. Kain ka rito, apo. At para naman may lakas ka na sa paghahanap ng saranggola mo kinabukasan. Salamat po, lolo, ha. Napakabuti niyo po kahit na hindi niyo po ako kilala. But normal lang naman iyon. Hindi ba dapat naman talagang palagi tayong maging mabait sa kapwa natin? Sa lahat ng pagkakataon nang walang ihinging kapalit. Sampit niya. Kaya nga po, lolo. Kaya lang po, nakakalungkot po dahil ang mga tao ngayon mabait lang sa'yo kapag may kailangan sila. Apo, gusto mo ba ng malaking pera? Sabi ni Rodolfo. Siyempre po, lolo. Bakit po? Bibigyan niyo po ba ako ng pera? Oo, apo. Pero hindi ngayon. Kapag nakalabas ka na sa lugar na ito, puntahan mo ang gubat na sinasabi mo. Tapos, sa lilim ng pinakamalaking puno roon, magkukay ka ng hanggang 10 metro doon at makikita mo roon ang mga alahas. Pwede pong ibenta yun at aabot yun ng 1,000,000. Po, bakit hindi na lang po kayong kumuha nun, lolo? Pagtataka ni Omar. Alam mo na, matanda na at hindi ko naman kailangan ng mga alahas na yun. Ipapaubaya ko na sa iyo yun. Basta, ipangako mo sa akin na ang 5,000,000 doon ay ibibigay mo sa charity para sa mga batang nangangailangan. Ang matitira sa 5,000,000 ay sa iyo na. Sige po, lolo. Sana po totoong sinasabi niyo para po sa paglabas ko rito ay makalis na po ako sa stepmother ko. Lagi po kasi nila ako minamaltrato eh. Ganun ba? Kung ganun ay malaking tulong sa iyong pera, makukuha mo mga alahas na yun. Pero lolo, paano po ba kapag hindi po umabot ng 5,000,000 yun? Huwag mong isipin yan. Aabot yun ng 5,000,000. Ako ang bahala sa'yo. Basta umasa ka sa akin. Ipangako mo na idodonate mo sa charity ang 5,000,000, ha? Sige po, lolo. Promise po. Sabi ni Omar. Nang magabi nga ay natulog na si Omar kasama si Rodolfo. Pagkagising ni Omar ay namangha siya dahil ang saranggola ay nakapatong na sa mesa ng kusina. Tuwang-tuwa pa siya nang makita ito. Lolo, nahanap niyo po ang saranggolang to? Oo, nasa itaas lang pala ito ng bubong ng kubo ko. Kita mo nga naman ang pagkakataon, no? Marami salamat po, lolo, ha. Mabuti naman po at maayos pa rin ang lagay ng saranggola ko. Kaya nga, mabuti naman. O siya, kumain ka na at ihahatid na kita pa uwi sa inyo. At kumain na nga si Omar ng agahan na kanin at pritong itlog. Ang inumin niya ay gatas pa rin. Matapos niyang maligo ay muli niyang sinuot ang kanyang damit na ngayon ay tuyo na. Tara na po at ihahatid na kita pa uwi sa inyo. At naglakad na nga sila sa guban. May nakita pa mga paru-paro si Omar na nagliliparan sa ibabaw ng mga magagandang bulaklak. May nakita pa siyang isang nanay na usa at ang anak nito. Manghang-mangha si Omar dahil hindi siya makapaniwala na may ganitong klaseng hayo pala na makikita sa guba. Grabe, may mga usa pala rito, lolo. Napakaganda pala nila, no? Oo naman na po. Maraming mga hayop dito. Maganda kasi ang panahon niyo yun, kaya nagsisilabasan sila. Parang paraiso ang lugar na ito, tama ba? Totoo po, lolo. Parang nga pong paraiso ito. Ilang sandali pa sila naglakad hanggang sa narating na nila ang bukana ng guba. Oh, paalam na. Paalam na sa iyo, apo. At huwag na huwag mong kakalimutan yung pangako mo na magdo-donate ka sa charity ng 5,000,000, ha? Sige po, lolo. Pangako ko po yun sa inyo. Sabi ni Omar. Mag-iingat po kayo, lolo, ha? At maraming salamat po ulit. Ikaw rin, apo.
magpakabait ka. At tuloy na ngang lumabas ng gubat si Omar. Paglingon niya sa gubat ay nagulat siya dahil nawala na ang mga makukulay na dahon at ang mga bulaklak doon. Tila ba bumalik sa dating anyo ang gubat? Higit sa lahat ay nawala na parang bula si Rodolfo. Hindi ito pwedeng mawala roon ng ganun na lang kabilis dahil napaka-imposible noon. Gulong-gulo si Omar at takot na takot siya. Dito ay napagtanto niyang maaaring isang engkanto si Rodolfo. Ngunit mabuting engkanto. Dali-dali siyang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Pag-uwi niya ay kumain ng agahan ng kanyang tatlong step-siblings at ang kanyang stepmother. Oh, Omar! Ang akala namin ay naglayas ka na. Sabi ng stepmother na si Francia. Hindi po. Naligaw lang po ako sa gubat. Mabuti po nakauwi ako. Sabi niya. Ay, hindi mabuti yun iyo. Dapat nawala ka na lang doon at hindi ka na bumalik. Mas matutuwa pa kami roon. Alam mo naman yun, di ba? Sabi ni Francia habang ngumunguya ng pagkain. Hindi pa sumasagot si Omar at umakyat na lang siya sa kanyang munting kwarto. Habang nagpapahinga siya roon ay ginapang pa rin siya ng takot. Napayakap na lang siya sa kanya sarili. Sa kanyang pagmumuni-muni, unti-unting nawala ang kanyang takot. Dahil napagtanto niyang wala siyang dapat na ikatakot kay Rodolfo. Dahil naging mabuti ito sa kanya. Kung tutuusin niya ay mas makatao pa ang engkantong ito kumpara sa mismo mga tao na nasa ibaba lang ng bahay at kumakain. Nasa kaligitnaan siya ng pagmumuni-muni nang maalala niya ang sinabi ni Rodolfo. Kaya naman bumaba siya at palihim na kinuha ang pala na nasa likod ng kanilang bahay. Matapos ay tumakbo siya patungo sa pinakamataas na puno ng gubat. Matapos ay nagukay siya roon na nagukay. Hanggang sa tumambad sa kanya ang isang maliit na kahon. Bumaba siya roon at kinuha ang kahon. Pagbukas niya ng kahon ay nagliwanag ang mga mata niya sa mga nakitang gintong alas doon. Kagad niyang sinira ang kahon sa takot na baka may makakita roon at aggawin ito sa kanya. Muli siyang umakyat at itinakbo ang kahon patungo sa pinakamalapit na pawn shop upang ibenta na ito. Tutuparin niya ang ipinangako niya kay Rodolfo. Samantala, nang marating ang pawn shop ay ipinatingin niya ang mga ginto sa may-ari ng pawn shop. Matapos ang halos isang oras ay nagpa siya ang may-ari ng pawn shop na bilhin ang mga ginto sa halagang 5 milyon. 5 milyon lang po? Baka pwede niyo pong taasan kahit mga 6 milyon po sana. Naku, pasensya na pero hanggang 5 milyon lang talaga ang kaya namin. Pasensya na iyo. Hindi na po ba talaga pwede, sir? Hindi na talaga pwede iyo. Pasensya na. Kung gusto mo, patingin mo na lang sa iba. At baka may benta mo pa ito ng mas malaki. Hindi na po, sir. Ibebenta ko na po yan sa inyo ng 5 milyon. Baka po kasi may mangyari pa sa akin sa daan. Dismayadong sabi ni Omar. Matapos noon ay binigay na nga sa kanya ng may-ari ng pawn shop ang 5 milyon. Inilagay niya ito sa isang bag. Habang pauwi siya sa bahay ay nadaanan niya ang isang tindahan na nagtitinda ng mga sapatos. Natukso siyang bilhin ang sapatos na matagal na niyang natitipuhan na bilhin. Kumuha siya ng 1,000 sa kanyang bag at lumapit sa tindahan. Kuya, magkano po ang sapatos na yan? Tanong ni Omar. Ito iho, 500. Naiyukom ni Omar ang kanyang mga kamaon. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Hindi naman siguro malalaman ni Lolo na binawasan ko ito ng 1,000. Ayos lang naman ito siguro. Sabi ni Omar sa kanyang sarili. Ngunit naalala niya ang pangako niya rito. Ang pangako ay pangako. At hindi ito dapat binabali. Kaya man sa huli ay tumakbo na lang siya pauwi habang umiiyak. Dahil hindi kaya ng kanyang konsensya na baliin ang kanyang pangako sa matanda. Ayos lang siguro yun. Ang importante, mabigay ko sa charity ang pera. Hindi naman talaga kasi sa akin ang perang ito. Pinagkatiwala lang ito sa akin ni Lolo. Sabi nito nang umiiyak.
Kinabukasan ay lumuwas siya ng bayan upang ibigay sa isang charity organization ang pera. Inilihim na lamang niya ang kanyang pagkakakilanlan dahil alam niyang magiging sikat siya sa oras na malaman ng lahat na isang 13 years old na bata ang nagbigay ng 5 milyon doon. Ayaw rin niya mang-agaw ng credit at papuri sa kanyang ginawa dahil hindi naman kanyang perang yon. Matapos mag-donate ay bumalik na si Omar sa kanilang bahay. Sa kanyang pag-uwi ay nagulat siya nang makita ang kanyang mga gamit sa labas ng kanilang bahay. Takang-taka siya sa kanyang nakita. Pinulot niya ang kanyang mga gamit at pinasok sa loob. Tita, bakit po nasa labas ang mga gamit ko? Eh kasi, nag-asawa na si Hazel. Dala niya ang asawa niya rito. Kaya si Lara, inilipat ko sa kwarto mo. Yung kwarto ni Hazel at dating kwarto ni Lara ay pinag-isa ko na para lumaki ang kwarto nila. Saan po ako titira, tita? Gulat na tanong ni Omar. Aba, hindi ko alam sa'yo. Problema mo na yun, iho. Marami na akong problema at huwag mo na yung dagdagan. Pero bahay po ito ni Mama. Hindi niyo po ko pwedeng palayasin dito. Giit ni Omar. Matalim siyang tinignan ni Pransya. Anong sabi mo, Omar? Hoy, anong bahay ito ng mama mo? Anong pinagsasabi mo dyan? Sabi nito at pinisil ang uso ni Omar. Sabihin mo pa yan at isang beses ay malilintikan ka talaga sa akin. Umatras si Omar upang makalayo siya sa kamay ni Pransya. Bahay ito ni Mama. Hindi niyo ko pwedeng palisin dito sa bahay niya. Sigaw ni Omar. Abang tarantado ka talagang bata ka. Sigaw ni Pransya at akmang sasampalin si Omar nang biglang may kamay na sumalo nito. Napatingin sina Pransya at Omar sa kamay na iyon at ginapang nila sa tingin ang kamay ng taong iyon hanggang sa makita nila ang itsura nito. Ito ay walang iba kung hindi ang ina ni Omar na si Agnes. Agnes? Bulalas ni Pransya sa takot. Mama! Sigaw ni Omar at napaiyak. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko, Pransya, dahil ako makakaharap mo. Matapang na sabi ni Agnes. Hindi pwede. Patay na si Agnes. Bulalas ni Pransya. Oo, patay na si Agnes. Dahil pinatay mo na siya. Itinulak mo siya sa dagat at nalunod. Kaya patay na siya. Ibang Agnes na ang kaharap mo ngayon, Pransya. Sabi ni Agnes. Kitang-kita sa kanya mga mata ang puot at galit. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Pransya. Sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan. Hindi kita pinatay. Nababaliw ka na, Agnes. Hazel, tumawag ka ng pulis. May baliw rito. Nilang gugulo. Sigaw ni Pransya at bumabanga si Hazel. Gulat na gulat si Hazel na makita si Agnes. Mama, ano yan? Litong-litong tanong ni Hazel. Tumawag ka na, bilisan mo! Kay Papa ang bahay na to, Pransya. Binili niya ito mula sa inyo sa halagang 500,000. Naubos niyo ng pera at huwag niyo nang angkinin ang bagay na ito na hindi sa inyo. Hindi yan totoo. Ipakita mo sa amin ang titulo. Kapag naipakita mo, aalis kami rito ngayon din. Sabi ni Pransya. Napangiti naman si Agnes. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang titulo ng bahay at lupa. At ipinakita ito kay Pransya. Ito ang titulo, Pransya. Masaya ka na ba? Gulat na gulat si Pransya nang basahin ang titulo. May pirma roon ang kanyang itay na nagsasabing ipinasa na ang titulo sa tatay ni Agnes. Agawin pa sana niya ang titulo ngunit mabuti na lang at naramdaman siya kagad ni Agnes kung kaya't ibinaban nito ang titulo at muling ibinalik sa bulsa. Tumawag na ako ng mga pulis, Pransya. Bibigyan ko na lang kayo ng isang oras upang umalis dito. Magsipagbakwit na kayo ngayon pa lang. Galit na galit si Pransya. Napakatalim na mga tingin niya kay Agnes at halos lumuwa na ang kanyang mga mata sa galit.
Makalipas ang ilang sandali nga ay dumating na ang mga pulis at pinalayas nila ang pamilya ni Francia. Nagwala pa roon si Francia at nagmatigas na hindi ito aalis ng bahay na iyon. Dahil daw doon siya lumaki at doon din daw siya mamamatay. Pero anumang pagmamatigas ang kanyang gawin, hindi pa rin siya uubra sa mga pulis. Iyak nang iyak ang kanyang mga anak dahil ngayon ay wala na silang matutuluyan. Samantala, nang sina Omar at Agnes na lamang ang natira sa loob ng bahay, ay mahigpit na niyakap ni Agnes si Omar. Omar, maraming maraming salamat, sabi ni Agnes. Mama, kayo po ba talaga yan? Hindi po ako makapaniwala. Ang akala ko po ay wala na po talaga kayo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Omar. Hindi anak, buhay na buhay ako. At maraming salamat sa iyo dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nakalabas sa gubat. Humiwalay ng yangkap si Omar at nagtakang tiningnan ng ina. Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit po ako ang dahilan? Ano pong ginawa ko? Naalala mo si Lolo Rodolfo? Iyong engkanto ng gubat? Siya ang nagligtas sa akin ng malunod ako sa dagat. Nagulat si Omar. Kilala niyo po siya, Mama? Oo. Dahil siya ang nagkulong sa akin sa lugar na yon. Hindi niya ako pinakawalan sa loob ng matagal na panahon dahil nahumaling siya sa akin. Pero dahil sa katapatan mo sa kanya, kaya pinayagan na niya ako ngayon na makalaya sa gubat na yon. Kahit hindi niya ako pinakawalan doon, naging mabuti naman siya sa akin. At utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Kung ganun po, salamat po sa kanya, Mama. Pero ano pong katapatan po ang sinasabi niyo po? Pagtataka ni Omar. Katapatan. Tama ang narinig mo. Yung mga alahas na pinabenta niya sa'yo para i-donate mo sa charity. Alam niyang 5 milyon lang talaga ang halaga nun. Sinubo ka lamang niya kung ibibigay mo ba talaga ang perang iyon nang walang ibinabawas. At maraming salamat dahil kahit 5 taon akong nawala ay hindi ka pa rin huminto sa pagiging mabuting tao. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng mga aral niyo sa akin, Mama. Kayo po ang dahilan kung bakit ko po yun ginawa. Masayo po ako, Mama, dahil magkasama na po ulit tayo at wala na rin po mga salbahing yun. Huwag ka mag-alala, anak. Ibebenta ko ang bahay na ito at gusto ko magpunta na tayo sa Maynila upang doon magbagong buhay. Doon kita pag-aaralin. Nalungkot naman si Omar. Aalis na po tayo rito, Mama. Huwag ka mag-alala, anak. Para din ito sa future mo. Sige po, Mama. Susundin ko po kung ano po ang ipag-uutos nyo dahil alam ko pong mas matalino po kayo sa akin. At niyakap na lang muli ni Agnes ang anak. Alam niyang patay na ang kanyang asawa dahil ipinalam na ito ni Rodolfo sa kanya noon. Makalipas nga ang 1 buwan ay naibenta na nila ang bahay sa halagang 500,000. Ginamit nila ang pera upang makapagsimula ng panibagong buhay sa Maynila. Naganap ng trabaho si Agnes doon at tinustusan ang pag-aaral ni Omar. Nag-aaral lang mabuti si Omar at na makagraduate nga siya sa kolehiyo ay isa siyang valedictorian. Nakahanap siya ng magandang trabaho sa Amerika. At doon ay pinapadalhan niya palagi ng malaking pera si Agnes. Nakapagpatayo sila ng magarang bahay sa Maynila at higit sa lahat ay muli nilang binili ang bahay nila sa probinsya. Mahalaga pa rin kasi sa kanila ang bahay na iyon dahil may emotional value ito sa kanila. Isang hapon pa nga na miss ni Omar na magpalipad ng Sarangola. Kung kaya't nagpalipad siya nito sa dating lugar kung saan siya nagpapalipad ng mga Sarangola noon. Noong kabataan niya. Ang mga kasamahan niya sa pagpapalipad ngayon ay mga bata rin. Bumalik sa mga alaala ni Omar ang masasaya nilang alaala ng kanyang ina noon. Nang siya'y bata pa lamang. Talaga namang napakasarap balik-balikan ang kabataan. Si Agnes naman ay nasa gilid lamang at pinapanood ang kanyang anak na nasa pagpapalipad. Napangiti siya dahil walang kasing tuwa ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak.
Nilapitan ni Agnes si Omar at pinainom ng tubig. Heto anak, pawis sa pawis ka na. Uminom ka muna ng tubig. Sabi ni Agnes at inabutan ito ng tubig. Samantala, sa bakuna ng gubat ay sabay nilang napansin ang isang matandang lalaki sa tabi ng isang puno na nakangiti at nakatingin sa kanila. Mama, si Lolo Rodolfo! Sabi ni Omar. Kumaway sa kanila si Rodolfo na tila ba nagpapaalam na ito sa kanila. Silang dalawa lang ang nakakakita kay Rodolfo, kaya't kinawayan din nila ito habang may ngiti sa kanilang mga labi. Maya-maya ay nawala na sa kanilang paningin si Rodolfo, ang engkantong naging dahilan ng muling pagsasama ng mag-ina. Hindi kailanman makakalimutan ni na Omar at Agnes ang lahat ng mga naitulong ito sa kanila, at habang buhay nila itong tatanawing utang na loob. At dito na po nagtatapos ang kuwento para sa araw na ito. Sana'y nagustuhan nyo ang kuwento natin sa araw na to. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo. Ihit na rin po ang notification bell at mag-shoutout lang po tayo sa ating mga taga-subaybay. Shoutout sa ating solid kadagit na si Maximo Andalan. At pati na rin po sa ating isa pang kadagit na si Geneza Pugata. Maraming maraming salamat po sa inyo at palagi po kayo mag-iingat. Hanggang dito na lamang po, ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out. Thank you.